Hi guys, sa video ito, ituturo namin sa inyo kung paano nga ba natin malilinisan yung waste ink pad ng Epson L3110 series. So, kapag naglilik na ating printer sa bandang likuran, magkakaroon na ng ink leakage, ibig sabihin puno na po yung kanyang waste ink pad. So, itong tutorial na ito, ituturo namin sa inyo kung paano natin siya malilinisan na hindi na natin kailangan magpalit ng bago. Okay, na tayo lang ang gagawa. Kailangan natin mga tools, standard Phillips screw, long nose, tsaka small minus tool. Okay. Sa may right side ng ating printer, nandito po nakalagay yung waste ink pad. So, ito po yun, ano? So, kailangan alisin natin yung isang screw na ito. Phillips screw. So, slide lang po natin siya pa kanan so, para matanggal yung ating cover. So, ito na siya guys, no? Yung waste ink pad. So, kung makikita natin, tumatagas na talaga siya. Nagli-leak na. Okay. So, pati dito sa kanyang cover. So, para matanggal natin siya, may isang screw po dito sa baba. Okay. Tignan natin na ito. Isa. So, alisin lang po natin yan. And then, para maalis natin siya, yung waste ink pad natin, meron pong lock dito, no? After natin maalis yung isang screw, may lock dito sa may ibabaw, so kaya kailangan natin ng minus para masumpit lang natin yung lock. Okay, so ganito lang magagawin natin. Okay, so pupo lang natin siya, no? So luluwag na po yung lock niya at maalis na natin yung waste ink pad. So ito na po yung waste ink pad niya. So ito po, compared dun sa mga unang Epson L series na waste ink pad, ito pwede siya malabhan, ano? Kasi pag nilabhan natin siya, kahit bigaan natin, hindi masisira yung foam, hindi liliit. So compared dun sa mga unang Epson L series gaya ng Epson L220, Epson L360, pagka nilabhan kasi natin siya tapos pinigaan, lumiliit yung sponge. So dito sa Epson L3110 series, hindi siya, kahit bigaan natin siya, hindi lumilit yung sponge. So maganda yung quality ng foam niya. Kaya pwede natin siyang labhan lang tapos gamitin natin ulit. Okay. So labhan lang po natin siya sa gamit yung running water, no? Tapos habang pinipigaan natin para matanggal lahat ng ink dun sa pad. Okay, so ganun lang po yung gagawin natin para malinis natin siya na hindi na natin kailangan magpalit. So para malabhan natin siya, kailangan natin ng long nose para malis natin yung kanyang mga sponge, ano? Pake lang natin siya. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Para malinisan din natin yung kanyang lagayan. So, laban muna natin siya. Okay, so lalabhan natin siya dapat sa running water, no? Para malinisan agad siya. Matanggal agad lahat ng ink niya. So, unahin muna natin yung kanyang sponge. So, isa-isa lang. Mas mabilis kung isa-isa lang natin siya gagawin. Okay, ganyan lang po guys. Running water. Tapos hayaan nyo lang yung iba na matapunan din ng ink para ma-drain din siya, no? So, pipigyan lang natin siya. So, mas maganda kung may gloves kayong gamit. Pero, madulas kasi pag may gloves, no? So, nasa inyo yan kung ano yung saan yung maganda gawin. Okay? Pigyan lang po natin siya. Last.
Okay na tayo. Yung kanyang lagayan naman. Ayan natin siya. Okay, malinis na rin yung ating lagayan. Kung nalabhanan natin siya, so ganito na po yung tsura niya, guys. So kung makikita mo, malaking pinagbago niya. Okay. Malinis na siya, no? So yun yung sabi ko, pwede siya pigaan kasi hindi siya lumiliit. Tapos babalik siya sa dating itsura niya. Lalo na pag natuyo na po siya, no? So ibabalik na natin siya sa kanyang lagayan. Pati yung kanyang lagayan, malinis na rin po. So before natin lagay, syempre linisin na natin yung mga leak na sa ating printer. Okay, so balik na natin siya sa kanyang lagayan. So may palatandaan naman yan, guys, kung ano ang tamang tsura niya, no, pag nilagay natin siya. So may ano dito, pa-curve, meron din dito. Sasakto lang natin siya. So eto, maliit siya, so dito siya banda. Tapos etong may pababa, sa bandang gitna po yan, ano. So dito, dalawa, una. So dapat tatandaan din natin, guys, ano, kung ano yung tsura ng ating pad nung tinanggal natin siya, para hindi kayo mahirapan na ibalik din kung ano ba talaga yung tsura niya, no. Tandaan din po natin. So, ganyan siya. Shulas. Yan. So, okay na po. Yan, malinis na siya. Ready na natin siyang ibalik sa lagayan. So, itutok lang natin siya kung saan yung lagay ng screw. So, ganyan lang po, no. Push lang natin siya hanggang sa mag-lock po dito sa may itaas. Push lang. Ayan. So, pag tumulog na, nakalock na po yan. So, balik na natin yung screw. Ganyan. Right side cover. Malinis na ulit yung ating wasting pad. Okay. So, ganun lang po, guys. Kadali. Kung paano natin siya gagawin, na tayo lang. Na hindi na natin kailangan magpalit ng bago. Para mas makatipid tayo, ano. So, sana po nakatulong po itong video namin. Para magbigyan po sila ng idea. So, please subscribe po sa aming YouTube channel. Para sa mas marami pa pong video tutorials. Thank you po for watching.